Ito yung tatlong to, yung gagamitin ko para makatulong magpaputi ng aking maitim na kilikili. Unahin ko na itong patatas. Sabi sa Google, ito daw patatas, nakakapagpaputi daw talaga ito ng kilikili. Lalo na kung i-juice mo siya. Pero dahil wala akong juicer, para i-juice ko siya, gagawin ko dito sa patatas. Sige, grate ko siya kagaya ng keso. Mamaya, aadarin ko siya. Tapos, baking soda. Ang sabi naman sa nabasa ko, maganda daw to pang exfoliate ng ating balat. Sa bagay, ito naman tatlong to, pwede talaga to sa lahat ng part ng ating mukha. Itong honey, antioxidant to, so makakatulong din to para makapagpa-moisture ng ating balat. So, kung meron tayong pampaputi, antioxidant at pang-moisture ng balat, and then mag-exfoliate ng ating balat, so maganda silang combination para makatulong sa pagpaputi ng aking kilikili. So, samahan nyo ako, gagawin natin kung paano ba pumuti ang kilikili. Ito na yung patatas, binalatan ko na. Tapos, ito yung gagamitin kong pang add-add sa patatas. So, i-add-add ko lang siya, i-grate ko siya kagaya ng sa cheese. Ito na, ano ko na siya, na add-add ko na o na-grate ko na siya na parang sa cheese. Ayan. Kung makikita nyo, nag-juice siya. Yan yung maganda sa na pampaputi ng ating kilikili o ng ating balat. Tapos, lalagyan ko siya na itong baking soda. 2 kutsara ng baking soda yung ilalagay ko. So, isa, 2. Tapos, lalagyan naman natin ng 1 kutsara rin ng honey. Para mag-moisture yung ating balat. Ito lang ang kutsara. So, yung honey, 1 kutsara lang siya. Ayan, ganyan. And then, halo lang natin. Ito na yung gamitin nating pang-mix. Para yung honey na nasa kutsara, masama siya doon sa mixture na gagawin natin. Ihalo-halo lang natin yung mixture na patatas, yung baking soda at yung honey. Hanggang sa ma-achieve natin yung magandang mixture niya na alam natin na halo-halo na yung tatlo nating ingredients. Palitin natin yung kutsara. Ayan guys, ready na to. Pwede na natin itong ilagay sa ating kilikili. So, ilalagay ko na siya sa aking kilikili. Papakita ko sa inyo. Hi guys, welcome back again dito sa channel ko. Ngayon meron tayong gagawin na isang paraan para makapagpaputi ng ating kilikili. Kung napansin nyo, naka-ready na ako, naka-spaghetti na ako para may pakita ko sa inyo at may demo ko sa inyo kung paano papaputiin ang ating mga maitim na kilikili kagaya ng kilikili ko. So, kanina gumawa na ako ng mixture. Okay, ready na ba kayo na makita nyo ang aking kilikili? By the way, warning muna. Doon sa mga ayaw makakita ng kilikili, pasintabi po sa inyo sa mga kumakain dyan. Kung ayaw nyo makita, pwede nyo skip tong part na to. Kung medyo madiriin kayo at kumakain kayo. SPG lang po, kagila-gilalas ang makikita nyo. Kaya konting hinahon lang po kasi baka magulat kayo sa aking kilikili. By the way, first time ko lang ito gagawin kasi meron akong friend na gumawa nito at naging effective sa kanya. Sabi ko, bakit hindi ko i-try? Baka maging effective din sa akin. So, kapag naging effective ito sa akin, sabi ko ganun, i-share ko sa inyo. So, ito yung unang araw na gagawin ko. Kaya gusto kong nakadocument siya para masabi niyo na, wow, oo nga, merong na bago. Diba? Para hindi nyo sinabi na, baka may ginamit na iba yan, kaya sinabi niya lang na yun, nakakapagpaputi kay Daisy. Pero, so, eto na. Bakit ako muna sa inyo yung kilikili ko? Unahin ko muna itong kaliwa kong kilikilo. Kilikilo. Eto yung kilikili ko ngayon, ayan. Kung napansin nyo, gamitan natin ng panduro. Etong part ng kilikili kong ito is maitim. Ayan, ilapit ko. Ilapit ko sa inyo. Itong part ng kilikili kong ito, ayan, maitim siya. May balahibo pa ba? Baka may balahibo pa. Ayan, maitim siya. Ayan. Itong part na to. Ayan.
Actually, lahat naman yan maitim. Kaya lang, ito talaga yung maitim na part ng aking kilikili. And then, sa kabila ng aking kilikili, parehas lang. Ayan, lapit sa inyo. Parang mas maitim nga to. Ayan, o. Maitim tong part na to. Yan. Yan yung, yan ako magpo-focus. O, lahat na yan. Lalagyan ko para pumuti na siya. At titingnan natin kung effective tong baking soda, yung patatas at tong honey na pangpaputi ng kilikili. So, lalagyan ko na siya. Pakita ko sa inyo. Ito na pala yung mixture. Ayan. Ilagay ko siya sa isang malaking bowl para hindi siya matapon kanina nung minimix ko siya. Minimix ko ulit siya. Yung patatas, nag-juice na siya. So, yun yung maganda kasi. Mas maganda nga, nag-juice lang yung ilalagay lang natin. Kaya lang wala akong juicer. Kaya ginawa ko. Ginerate ko na lang siya kagaya ng sa keso. So, syempre, ginamitan ko siya nung ito yung pangkaskas. Ayan, ito yung ginamit kong pangkaskas. Pangkaskas talaga. Ayan, dito siya. Unahin ko. Ayan. Ayusin ko lang aking hair. Wala nang hiyaan to. Dire-diretso na. So, kakamayin ko na ang mixture. Haluin ko lang maigi. Tapos, ilalagay ko na. Kamayin ko na para ano, maganda. Medyo yaharap ko sa inyo yung kilikili ko. Ayan, ilalagay ko na. So, dapat to gagawin nyo bago kayo maligo para, ano, tawag doon, malinis yung, ano nyo, yung katawan nyo. Para mababad siya ng maigi. Okay. So, ayan. Lagay nyo lang siya, lahat. Mag-focus kayo doon sa part na ito. Ayan, iwan natin yung, ano, ayan, magandang tingnan, parang merong bawang. Ayan. Lalagyan ko rin pala mamaya yung kamay ko kasi kung napansin nyo, ayan, ang pangit din ang kamay ko. Maitim din yung kamay ko. Kamay mahirap talaga. Ayan. Pero unahin ko muna yung kilikili ko para makita ko yung resulta. Kasi may hilig ako mag-spaghetti lalo pag nasa bahay ako. Ayan. Iwan yung ano, yung patatas para mag-ano siya. Nandyan lang siya. Kaya yung lumikit. Pwede pa naman kayo magdagdag ng ano, ng baking soda kung gusto nyo. Pero ako, dalawang kutsarang baking soda lang muna yung nilagay ko. Ayan. After nyan, pwede nyo na siyang iprito. Charos. Hindi naman. Hindi iprito. Kilikili nyo. Kasi wala namang kakain yan. After nyan, ayan, iiwanan nyo lang siya ng, ano, ng 30 minutes. Siguro pwede na yun. So, 30 minutes kayong nakaganyan. Hindi, wag naman. Ano naman yung ababa nyo naman yung kilikili nyo. So, ayan. So, ibababa ko siya kasi nakakangawit naman na nakaganyan ako kasi lalagyan ko yung kabilang part ng aking kilikili. So, ito yung kabilang part. Kaya, lagyan ko na rin siya ng mixture. Alam nyo ba, pwede rin naman to sa mukha. Kaya lang inuna ko yung kilikili ko. Kasi nga, maitim ang aking kilikili. Ayan, isusunod ko yung kamay ko kasi maitim din yung aking kamay. Ayan. So, kailangan dito, pag naglagay kayo, naka-spaghetti kayo, kaya naka-sando lang kayo para hindi malagay yung damit nyo. Ayan. Ang dami ko palang nagawang mixture, dapat pala konti lang. Ayan, nalagyan ko na siya. Napansin nyo, ayan sa kilikili ko, may puti-puti. So, yan yung patatas. So, yung kamay ko parehas madumi. Marami pa akong natirang mixture dito, ito. So, naisip ko, dahil may itim din naman yung, ito, yung balat ko. Ito, especially yung daliri ko dito. May itim yan eh, yan. Ito, ayan. So, lalagyan ko rin siya kasi sayang naman. Kung may tatapon ko lang ito, hindi ko na magagamit. Ilalagay ko na rin siya sa daliri ko. Sa daliri ko. Dito sa kamay ko. Sayang kasi yung mixture eh. Dito na ako guys sa CR namin. Maliligo na ako. Yung kamay ko pala, ayan. Papakita ko na rin sa inyo. Kasi pinakita ko na rin sa inyo kanina na may team yung aking kamay. Tsaka itong braso ko. Nilagyan ko na rin siya ng mixture. Kasi ang dami na silang mixture. Ayan, dalawa yan. Tapos sa kilikili, medyo nalaglag na siya. Kasi nga, syempre, ano, tawag doon, kumikilos ako. Ayan, ayun, nalaglag pa yung iba. Pero yung ano naman niya, yung katas niya, andyan pa rin naman sa kilikili ko. Okay guys, maliligo na ako. Diyan na muna kayo, babalikan ko kayo mamaya.
Ayan, kalalabas-labas ko lang ng CR. Hindi pa rin ako nakakapag-lotion at nakakapaglagay ng moisturizer sa mukha. Dahil gusto ko munang ipakita sa inyo kung ano bang nangyari after kong maligo kanina. So yung kilikili ko, ipapakita ko na ulit sa inyo. Etong pa rin part na to, eto. Eto pa rin yung part na medyo madark sa akin to. Pero napansin ko na mas naglessen na siya kasi kanina yung natira kong papaya na, ay papaya, ano ba yan? Yung natira kong patatas kanina, hinati ko rin siya. Iniscrub ko rin dyan sa kilikili ko. Tapos yung kalahati nun sa mukha ko. So eto naman yung kabila. Pakita ko rin sa inyo para makita nyo. Ayan. Diba? At least kahit pa paano, meron akong nakitang resulta sa ginawa ko. Ayan, ang cute niya, ang cute niya. Nakakatawa siya kasi nga, medyo pumuti yung aking kilikili. Yan lang guys sa ngayon, samahan niyo ako sa mga susunod ko pang mga araw na paggamit ko nitong ginagamit ko sa aking kilikili. Maraming salamat guys sa panonood niyo. Don't forget to subscribe my channel. Click niyo lang po yung subscribe button dyan sa baba ng video nito. And also yung maliit na bell button para sa mga susunod ko pang paggawa ng mga ganitong gawain o review. Meron pong notification na darating sa inyo. I-update ko po kayo sa mga susunod pang mga araw kung ano nang mangyayari sa akin dito sa ginagawa ko. Kung tuluyan na bang mawawala itong pangingitim ng kilikili ko. Ayan. Ayan. Maraming salamat guys sa panonood nyo dito sa channel ko. Babush! Apir!